Yun o. Yan, mga kamukil. Ganda nga po, no? Time check. Lampas alas 5, mga kamukil, no? Tapos uwi pa tayo ngayon ng Davao. Bali, itong update natin, mga kamukil, sa Tagum to. Nandito tayo ngayon sa Tagum. Bali, sa flooring, mga kamukil, wala pa tayong pagbabago na nangyayari dito, no? Ayan, tiles pa rin. O, nakikita nyo, bitak-bitak yung mga tiles, di ba? Tapos dun, nag-aangatan yung mga tiles, mga kamukil, dito sa project na to. Pero matagal-tagal din naman siguro to. May video naman ako, mga kamukil, kung ano yung reason kung bakit minsan umaangat yung ating mga tiles, no? Maraming posibleng dahilan, no? Unang-una, sa pag-install. Pangalawa, posibleng sa tiles, no? Pangalawa, posibleng sa lindol. Yan. And then, pangatlo, mga kamukil, posibleng walang bikat yung mga tiles nila. Kasi dito, napapansin ko, walang spacer, no? Na ginagamit ito, mga kamukil, no? Dito. Umangat dito. Ibig sabihin, may isang part ng tiles dito na gumagalaw. So, dahil wala siyang spacer, so, naisama niya ngayon lahat ng mga tiles na katabi niya. So, ito yung dahilan, mga kamukil. Ayan, uuga-uga siya. Lumulubo yung tiles, no? O, malamang isa din yun sa mga dahilan na nakikita ko dito. Right? So, habang sa ano, mga kamukil? Ceiling. Ayan, napapansin nyo. Meron na tayong naitapal na smart board, no? Tingin sa karamihan kasi sa mga hindi pa alam, marami tayong uri ng mga ganito. Fiber cement, no? Meron tayong calci board, smart board, hardy flakes, no? Bawat brand po, mga kamukil, kanya-kanyang presyo yan, no? Pagka sa hardy flakes, alam naman natin talaga na may kamahalan yung presyo. So, itong smart board, mga kamukil, depende lang saan magtrabaho nito, no? Yung diskarte. Mura kasi yung presyo nito, mga kamukil. So, nasa pag-install lang yung diskarte nito. So, itong gamit natin, smart board, na 3.5mm, mga kamukil, yung gamit natin dyan, no? And then, lagi kong ginagamit pagka wall, mga kamukil. Tapos, metal stud yung gamit natin. Tapos, dingdingan natin ng smart board. Laging 4.5 cap yung kapal. Lagi kong ginagamit dito. Minsan kasi pag may mga bata, mga kamukil, minsan dinadaganan, nabibiyak, no? Kapag manipis. So, nasa makapal tayo, 4.5. Pero kung aabot pa kayo sa mas makapal pa, mga kamukil, mas better, mga kamukil, no? Mas makapal, mas matibay. So, ito sa atin, 4.5 lang. Pero may diskarte dyan kung paano din siya mapatibay, mga kamukil, no? Doon natin lalaruin sa paglalagay ng mga studding, no? Yun yung ating pampatibay sa ano natin, sa 4.5 na hardy flakes. Alright, dito, mga kamukil, yan. Tapos na sa pag-ceiling joist, yung electrical natin ongoing na, no? Papunta na dito. Oh, ayan, no? Kahapon update natin dito, wala pa tayong makikita sa taas na ibang makikita kundi metal paring lang. So ngayon meron na tayong nakikitang electrical. Nakapag ano na tayo, ceiling na tayo. Ayan. Yung habol ko, mga kamukil, kung bakit talaga tinataptapan ngayon, hinahabol ko talaga. So, yung purpose ko, para makapag-layout na ako bukas ng kwarto dito, mga kamukil. No? So, buong araw bukas, mga kamukil, nandito muna ako sa Tagum. So, layoutan natin to ng kwarto bukas dito na part. So, bukas yung kapatid ko, papatuloy dyan. Hanggang dyan lang muna, mga kamukil. No? Pagdating dyan, stop sila. So, isang ano na lang yung ilagay nito bukas, mga kamukil. Isang buo. No, isang buo dito, kung ano yung size nito, ganun din yung malalagay, isa na lang. Ganun din dito. Pagkatapos diretsa na sila. Ayun, papunta doon. Tapos papunta naman dito para yung design na naman dito, mga kamukil, eksakto matapos ko tong kwarto na to. Uumpisahan ko naman yung design dito. Kasi may design dito, mga kamukil, ang makalagay. Ayun. So, wall yung electrical natin, patuloy yan, no? Patuloy. So, kasunod nito, mga kamukil, pag matapos niya yung ano, yung detalye ng bawat ilaw, saan makalagay yung CO natin, saan makalagay yung mga switch ng ilaw. Splicing na naman, mga kamukil, yung kasunod niya, no? Yan, napapansin nyo dito, meron pang wala na splice. O pag nalatag na lahat ng details, mga kamukil, splicing na yung kasunod niyan. Step by step, mga kamukil, pag electrical, ha? Hindi pwedeng sabay-sabay mo yan. Baka kasi pagdating sa splicing, lipat ka naman sa ibang trabaho. Minsan, sobrang pagod, makalimutan mo yung splicing, no? So, mabuti na yung step by step. Pag splicing lang lahat, mga kamukil. Para masundan mo yung hindi ka malito, hindi ka magkamali sa pag-splice, no? Ayan. Pero ito sa atin, mga kamukil, magkamali man tayo ng konti. No worry tayo dito, mga kamukil, kasi mataas yung ceiling natin. O, pwede nating anuhin to. Pwede nating akyatin. So, yun lang. Yung disadvantage naman dyan, kapag aakyat tayo dyan, maaaring maano yung ating kisame, di ba? So, sa
paglagay ng mga hanger mga kamukil, may diskarte din dyan, no? Kung paano na hindi maaapektuhan pag may umaakit sa taas, hindi maaapektuhan yung ating ceiling. May diskarte din dyan. Papakita ko rin sa inyo mga kamukil kung ano yung diskarte niyan. Okay, yan lang muna mga kamukil na update natin, tagong project dito. Lala ba? Yan yung mga gamit nila, ma'am. Ah, luto lang ko si Niro. Ay, like, supak-supak lagi. Uy! Ay, ayun nga tropa mga kamukil yan. Dol, shout out, Dol! Shout out, mga ibis. Si, kabalo. Ay, shout out, Trey. Kisa yung shout out niya. Kasi panawagan mo dong. Panawagan ka sa... Shout out, uy! Shout out, uy! Joy, ikaw Joy, sino ay panawagan ba? Mingaw, basig mingaw na kasi yung mama ba? Kitani na dito. Ay, so yan lang mga kamukil. Maraming salamat. Bunog! Huwag ay panawagan, huwag. Katawa. Sige, katawa si Bunog ba. Thank you!